ate. Anong mga, kamustahin naman natin yung mga madalas hindi natin nakikita sa GMA. Joshua, how have you been doing? Yes. Kasali pala ako dito, nagulat ako. Boy, syempre naman Joshua, hindi mo pa si Barbie ang magtanong sa'yo? Oh, gusto mo bang bigyan ka ng green light para lumiwanag ka naman? Joshua, what have you been doing? Ngayon, wala lang po talaga as in. Kaya green free talaga yung schedule ko po ngayon dito. Yeah. Lahat naman siguro tayo ngayon, wala naman masyadong pinagkakaabalahan. Wala kang no to, ano, are you planning to come back sa showbiz in general? You're a very good actor. Nasa sa inyo po yan, ito Joey. Yes. Ganon. Hindi pa ba ang buhay? Pwede pa bang buhayin ng Josh B? Barang? Oof. I'm sorry, choppy. Okay. Ay, ipasa na yung popcorn. Ay, ano pa? Lexi. Lexi, ano na nangyari sa'yo? Kamusta na? Lex, laki ng pinet mo. Laki ng pinet ni Lexi. I just have to say, every time I get to deal and talk to the... Agree. Lexi naman. Next naman, ang Chris Joy. Paano? Anong mga balita sa inyo? Joy! Ayun, di mag-invite sa Chris. Nakamute lahat, daw? Choppy. Ganon. Chris Joy! Choppy lahat? Bakit parang ayaw ko sumagot? Parang walang tanong eh. Mabuti naman po. Yes, okay naman. Okay kami. Masaya kami. Nagkikita pa kami lahat. Ha? Nagkikita-kita pa kami lahat. That's good. So, how's the married life, Joyce? Masaya po. Masaya. Fun. Literal 24/7 kasama ko. Ang asawa ko. So naman, Tuntun, kailan ka may plano mag-asawa? Meron na ba? Malapit na. Trotting, ready. Ipon muna si Joey kasi. Ipon talaga muna tayo pag ganyan. Importante masaya kaming lahat. Ang tanong ba dapat, meron akong Jabea dito, kaya lang wala si Jabea. So, Lexi and Rhea na lang. Uy! Ka nga ba wala dito, Joey? Kanina pa kayo hot seat, ha? Actually, kami yung talagang dapat mag-love team eh. Oy, oo, iba yun. Mga kami talaga ni Lexi. Girls love, girls love. Kamusta, Bea? Kamusta yung kakapihan mo, your coffee shop? Sarap! Okay naman, Tito. Sarado. Gatas na yung binibenta. Gatas na naging binibenta ngayon. Sarado! Dapat naman, dalan mo kami. Pero kami, nakasarap pa. Okay. Nakakatakot pre. Okay, you're baking, ano, you're good. Do you... Bea Bakes. Nag-ano ako ngayon. Actually, magbe-bake ako after kasi may deliveries ako tomorrow. Yun. Oh. Ang concert eh. And how about you, Lexi? What was the question? Ha? Kangaroo. Pumunta ng Australia talaga. Feeling ko talaga pag-pumunta ng kangaroo dyan. Mas gusto mo ba yung mga kangaroo kasi mga queens? No, kangaroo pa. Never. Grabe naman. Ako, the armadillo. Lex, kung maganda, ikwento mo naman sa amin kung ano yung pinagkakaabalahan mo dyan kasi parang konti yung may knowledge o konti yung mga taong may knowledge about what you're doing now sa Australia. Yung trabaho mo. Yes. What's your job? Well, what I'm doing now is I'm staying home dahil galing. Sa COVID. But, before. Diba? But initially, I moved here to take my master's and to work. And yeah, may migrated na. So you have no plans of coming back? Ilan na yan? Sorry? You have no plans of coming back soon? Not soon, no. Okay. Yeah, to visit because my whole family's there. My mom's there. So, okay, but do you plan to do some acting there in Australia? Acting? Yeah, over there. No. Ikaw na bagong Margot Robbie. About that, Derek. Yes. What can you say about that, Derek? Or Derek, ikaw. English. Derek, English. Answer in English, please. Straight English.
Oh, ayan, naputol. Umalis. Wala. Ayan na. Umalis. May tumawag, okay? Ayan na. Kapag timing, ha? I've been chilling. Parang init-init sa bahay mo. I've been chilling. Huwag parang ano dyan. Relax naman. Solid naman. Eto, busy ako sa mga ganito, sa mga ganyan. So, i-promote na kasi yung quarantine mo. I want to drink. Oo nga, I want to thank GMA for having this for all of us. Para rin sa mga fans natin na sumuporta sa atin. And I'm doing my online business ngayon dito. Home service haircut and services. Quarantine PH, follow nyo sa Instagram guys. So doon ako nabibisi. Wow. Okay. How about you, Grace? Kamusta, Luis? I'm okay naman dito. I'm starting my own business na rin soon. So sana masuportahan yun. Pero since nag-quarantine din, so nahihirapan ako kumuha ng supplies. So yun lang. And movies. Movies, you're doing a lot for Viva, no? Yes. Last year, parang naka-four ako with them. Yeah, some of your... Yeah. How about you, Richard? Yeah, si Alden ang gusto kong matanong kasi among all of us, ikaw ang una nakapag... Ano, no? Gone back to work. So, how's the feeling? How does it feel like in the... Medyo we went through a couple of procedures dito and direct and ano, protocols before we went back to work. So parang we had a 2-week monitoring before we went actually live on TV. So a lot has been changed sa Itbulaga. Parang syempre no audience, minimal workforce. Tapos we tried out different things to sustain the show kasi parang kung hindi pa po mag-i-air ang EB, parang kailan pa. So, sana parang, in a way, gusto ko na rin pong bumalik yung ibang GMA shows as well. Para kung kaya namang i-follow yung procedures before going back to work. Kasi parang, ito, Direk, wala na kami yung sweldo. Pero okay lang naman. Mayaman naman po. Mayaman na mayaman ka naman daw anak eh. So, ito na. Sorta. Yung tropilo po, pwede mong ibenta yan. Yeah, letter H. Ano po yan? Ano ba to? Hammerhead. Hanabishi. Hammerhead. Hanabishi yan. Hammerhead. So yun, tapos yung sa mga, yung restaurants ko, nag-start kaming mag-open since last week. And, congrats. Apparently, it's not really doing well. But yung fast food po, yung McDonald's is doing good. It's sustaining kasi the sales really generates from drive-thru and takeouts kasi pag fast food naman po talaga, ganun yung kita niya eh. Pero yung restaurants po na dine-in, really not doing good. So medyo... To be honest po, medyo hirap po yung food business ngayon, especially dine-in restaurants. Totoo. Kasi takot po ang taong lumabas. Totoo. Yeah. Christopher, kamusta yung barbecue and wait lang, yung isa mo na eh, kasi, oh. Nag-iihaw na ako ngayon eh, oh. Pero, you get to work with each other also, no? Like Bea and Derek, you were part of a show together. Aside from Bea and Barbie, madalas kayong nagsasama. Kami po ni Derek, opo. Tapos si Tuntun, tsaka si Derek nakasama ko last year for Dragon Lady. Oo nga, no? Tapos si Derek yun, ano lang, Beautiful Justice, kakatapos lang with Derek Mark. Pero kayo, sila Shobe, Joyce, hindi pa kayo nagsasama-sama? The last time? Hindi pa ulit. Pinakahuli. Anong pinakahuli niya? Si Barbie ang kasama mo dati, di ba? Madalas si Barbie ang kasama mo. Nagkasama po kami ni Tuntun sa Wagas. Ah, Wagas? Oo po. Unfortunately. Barbie, kasama din tayo sa Wagas. Okay. Saka na yung Wagas natin. Huwag kang ano-ano dyan. Pakailanman. Sa Maynila, Barbie, huwag ka rin ano. I mean, alam. Grabe ka. Pamabash ako. Hayaan mo na yun. Hindi naman lingit sa kalima ninyo that we actually try to build you guys up, di ba? Build you guys up in order for you to be leading men and women. I mean,
sa tingin nyo nakatulong ba ang Twin Hearts? Definitely nakatulong, but you know, having a movie for you guys, nakatulong ba sa mga career ninyo? Barbie. Wala sumagot. Oo, oo naman. Ako naman. Ako naman. Alam ko kasi isang agrihan lang eh. First mainstream movie po naming lahat. Ay, ako. Ganun. Tapos, nasun. Ano? Ha? Mino mo to? Ano ba yan, Alden? Opo, para sa akin malaking bagay dahil nagsimula sa Twin Hearts na unang usapan, 8 weeks lang hanggang sa tumagal ng tumagal, naging 2 years, tapos nagkaroon ng movie. Parang yung twins pa lang, ang dami ng naging success. And nung naghiwa-hiwalay kami, lahat din naman kami, umunlad! Wala nang words. Meral ko. Oo, so, yun. Malaking parang stepping stone din ang Teen Academy kung nasan kami ngayon. Especially si Alden. Ba't puro paakit diba? Na pupunta yung usapan? Kasi alam mo kay Christopher. Sige, kay Christopher. Nag-iihaw ako dito, wag na kayo. So, you know what? Guys, to put things into perspective, ah, the generation for mga youth-oriented shows, of course, the one that started it all is TGIS. So, dyan, that's generational, and that made it also was Click. After that is Twin Hearts. So yan yung tatlong ano, yan yung tatlong youth-oriented shows na talagang nagkaroon ng marka sa ano, sa Philippines, sa TV. You know, and then yeah, yun nga yung mga movies na then nag-branch out na kayong ganun. So, you should be proud. I mean, any right now, especially now that the film industry, without even the put into the equation, the COVID situation, you know, it's really hard to pull off a movie and have a movie. So, for you to have that in your inventory, in your filmography, as fun and as neat as Twin Academy, you should be very proud. And then, of course, be something to look back to, and then ito nga nagkaroon yun na ng 9 years later, and then that will all forever be in, you know, in the digital platform. I don't know, Joey, that's the digital platform ba Twin Academy? Wala pa. Karami kasi pinapalabas sa TV eh. As a matter of fact, marati ko pinapalabas sa TV. Alam ko, papalabas pa lang next week ulit. So, abangan ninyo. Yeah. But so, you know, guys, we're very, very proud of you. Nakita namin kayo kung paano kayo lumaki. And hindi kami na tumangkad. Hindi po lumaki. Parang pagganan po, hindi po pagganan. Ang payat mo na, Bea. So, and para man tuwa kami kasi lahat kayo, whether some of you stayed with us, some of you went on the different way, at ako sa inyo, yung iba sa inyo, seeing people who are not very, very active, like Lexi and Joshua, who are actually very active with the studies. We're still very, very proud of you, children. So, anyway, on that thank